Patuloy ang pakikipag-ugnay ng Department of Migrant Workers sa Saudi Arabia kaugnay sa mga hindi nabayarang sahod ng OFWs na nawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng mga kumpanya. At habang hinihintayan, makatatanggap muna sila ng 10,000 pisong humanitarian assistance mula sa gobyerno. Si Patrick De Jesus sa report. Rise and Shine, Patrick. December 2016, umuwi sa Pilipinas si Reynaldo matapos matanggal sa pinagtatrabaho ang construction firm sa Saudi nang magdeklara ito ng bankruptcy. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya natatanggap ang kanyang back pay. Siyempre, sa tagal, medyo nanghihina ka dahil wala kang mapambiling gamot, wala kang katunayan nga, nagtatricycle lang ako, bulok-bok pa yung tricycle ko. Pag-uwi ko rito. Kaya ngayong hanap buhay, yun lang. Gusto namin mag-apply sa iba, kaya lang nasa edad namin, hindi kami matanggap. Bukod kay Reynaldo, ganito rin ang sitwasyon ng 10,000 OFW na hanggang ngayon ay hinihintay ang sweldo mula sa mga na-bankrupt na construction company sa Saudi mula 2015 dahil sa economic crisis. Nasa 100 nga sa mga ito ang namatay na habang naghihintay. Sa sidelines ng APEC Summit noong Nobyembre, nagkausap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman, kung saan ipinangako nito sa Pangulo na ibibigay ng Saudi ang 2 bilyong riyal o halos 30 bilyong pisong halaga ng hindi nabayarang sahod ng mga OFW. Ayon sa Department of Migrant Workers, patuloy ang pakikipag-ugnayan dito. Sa March 19, tutungo si DMW Undersecretary Bernard Olalia sa Saudi upang talakayin ang issue sa unpaid claims. We are using quiet diplomacy. Ibig sabihin, we are talking with Saudi Arabia. Every week, in fact, meron kaming joint meeting with them. So yun lang yung pakiusap namin. Meron kasi na parang agitation na nangyayari, meron din mga false information. We just want to really be responsible in handling information and in dealing with our counterparts. At habang naghihintay, may 10,000 pisong humanitarian assistance na ibibigay sa mga apektadong OFW. Lumagda sa Memorandum of Agreement ang DMW at DSWD para rito kung saan naabot sa 100,000 piso ang inilaang pondo. Sa loob ng 2 linggo ay ipoproseso ang cash assistance para kaagad maibigay. The takeaway this morning is speed in delivery of services, and that's the hallmark of the Marcos administration. Even if there are 2 departments working together, we're working simultaneously as fast as we can. Ang sabi nga ni Presidente, while we are waiting, let's help yung claimants and their families. No? So that's the reason behind this humanitarian assistance. Ang mga kwalipikadong OFW ay kinakailangang magrehistro sa hasc.owa.gov.ph para makatanggap ng claim number at schedule sa pagkuha ng one-time humanitarian assistance. Patrick De Jesus, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.